Okay mga kosa, welcome back ulit sa channel natin. Marami nang mga pangyayari sa mundo ang di maipaliwanag ng mga tao. Ika nga nila, nababalot ito ng misteryo. At karamihan sa mga nangyayaring ito ay kadalasang mga nakakatakot. Pero ibahin ninyo ang kwento natin ngayon. Dahil kung hindi ka mapapangisi dito ay itiyak na matatawa ka. Isang napakalaking kontinente at bansa ang North America. At kahit na maituturing na ito ang pinakamodernong bansa, ay hindi pa rin nawawala ang mga kwento-kwento at ang mga saling bibig na mga urban legend. At kagaya nga ng sinabi ko ay natutuwa akong ikwento sa inyo ang tungkol nga sa isang trend na nasisisi at itinuturing na siyang dahilan kung bakit tumataas ang birth rate sa isang bayan doon. Oh, di ba? Astig. Nasisi pa yung kawawang trend. Dahil pa nga dito ay binansagan itong baby train. Ang baby train ay nauna ng sumikat sa USA. Sa sobrang sikat ng urban legend na ito ay dumami nang dumami ang versyon ng kwento nito. Nauna nang pumutok ang patungkol dito noon pa mang 1939. Ayon sa kwento ay may isang lugar sa Chicago na bigla na lamang pumalo sa pinakamataas na level ang bilang ng mga nabubuntis at nanganganak dito. Sa sobrang taas ng bilang ay natawag nito ang pansin ng gobyerno at nagpadala ng tauhan dito upang mag-imbestiga, upang maalaman kung ano nga ba talaga ang dahilan ng mataas na bilang ng birth rate doon. Nang dumating ang opisyal ng gobyerno ay nagulat siya sa kanyang nasaksihan dahil talaga namang napakaraming mga bata ang naglalaro sa kasada at parke ang sumalubong sa kanya. At kahit saan niya ibaling ang kanyang paningin ay puros mga kabataan lang ang kanyang mga nasisilayan. Dahil dito ay nabatid din niya na kinukulang na sa mga silid-aralan at mga guro ang nasabing bayan. Punong-puno na rin ang ospital dahil sa mga nakapila pang mga anak dito. Sa kaalamang ito ay lubang nagtaka at napatanong ang imbestigador ng anyari. Ayon sa kanya ay normal lang naman ang pamumuhay sa lugar na ito kung ikukumpara sa ibang lugar at wala naman siyang nakikitang kakaiba dito. Kung kaya naman hindi niya maisip ang dahilan kung bakit higit sa tatlong ulit na mataas ang birth rate dito kumpara sa ibang bayan. Matapos ang ilang gabing pamamalagi sa bayan, sa bandang huli ay nalaman rin ng imbestigador ang kasagutan sa dumadami na niyang katanungan. Napag-alaman ng imbestigador na ang bayan pa lang ito ay may katabing main railway o pangunahing rilis na daanan ng tren doon sa Amerika. At araw-araw ay dumaraan dito ang tren na gumagawa naman ng kakaiba at napakalakas na ingay, lalong-lalo na kapag pinapahunin nito ang kanyang sirena. Kadalasang dumadaan ang tren tuwing alas 5 ng umaga. Dahil sa ingay na ginagawa ng tren ay nagigising ang halos lahat ng tao sa bayan na ito. At dahil masyado pang maaga para bumangon at masyado na mga tanghali na para matulog muli, ay kailangan umisip ng paraan ng mga magjowa doon nang gagawin sa ibabaw ng kama upang hindi mainip sa paghihintay ng bukang liwayway. At ito na nga mga kaibigan, ang itinuturing na dahilan kung bakit talaga namang hindi normal ang mataas na birth rate sa isang lugar doon sa Chicago, USA. Take note mga kosa, alam kong alam ninyo na galit si Manoy tuwing umaga. Ika nga nila, morning wood. Ang sa akin lang, naaawa ko doon sa tren. Diba dapat yung sisihin eh yung magjowa, diba? Ika nga nila, pigil-pigil din pag may time. Dahil dyan tapos na mga kosa. Muli ay nagpapasalamat ako sa inyong lahat sa pagbibigay ng maikling oras sa panonood ng maikling video na ito. At lagi niyong tatandaan na ang video na ito ay isang normal na YouTube vlog lamang at hindi isang libro. Maraming salamat ulit mga kaibigan.